Hindi na lang daw sa TV matatagpuan ang mga newest celebrity dahil patuloy ang pagdagsa ng stars ng social media. Tinatay ang nasa 30 milyong Pilipino ang aktibo sa social networking site na Facebook. Sa katunayan, ikawalo ang Pilipinas sa pinakamaraming mga Facebook users sa buong mundo. Halos 10 milyong Pinoy naman ang may Twitter, ikasampu na pinakamarami sa buong mundo. Pero bukod sa nagagawa ng mga social networking site na mapaglapit ang mga magkakalayo, nagiging daan din ito para matulungan ang mga nangangailangan. Ako po yung Sam Sevalia, 23 years old, isang netizen. Nang minsang papauwi raw ang advertising graduate na si Sam mula sa isang job interview noong Oktubre, isang MMDA street sweeper ang tumawag sa kanyang pansin. Nilagpasan ko rin po talaga siya. Hindi po naman tinatago po yun. Ang nangyari lang po sa akin siguro, ako po yung sobrang nakonsensya, sobrang hindi kinaya. Na parang, grabe, alam kong may kaya ako eh, ba't hindi ko gawin? Kinuna ng litrato ni Sam ang kawawang kalagayan ni Mang Ernesto. Ipinost niya ito sa Facebook page ng MMDA. Mabilis na kumalat ang panawagan ni Sam. Umabot sa higit sa 20,000 ang likes at shares ng kanyang Facebook post. Kaya naman dumagsa ang mga nais tumulong kay Mang Ernesto. At makalipas lang ang 2 araw, naipadala na siya ng MMDA sa ospital. Na-touch po ako. Hindi ko po akalain na may mag-react ng ganong karami. Hindi ko po akalain na marami rin. May mga maaawain po, alam ko po. Pero yung ganon katindi, sobrang unexpected po talaga. Natuklasang may Buerger's disease si Mang Ernesto. Isang sakit kung saan namamaga ang ugat sa kamay at paa. Ako po, nagpapasalamat po sa Allah. Sana marami po silang matulungan. Pag humihiling ka, natutupad din. Ngayong araw, bibisitahin ni Sam si Mang Ernesto sa kanilang tahanan. Dala-dala ang kailangan pa niyang gamot. Ay, ito po. Balik kayo sa patos ko. Balik kayo sa bahay ko. Okay lang po. Kamusta na po? Kamusta na po? Kamusta na po kayo? Gamot po. Alam niyo po, marami kayong kayang gawin. Hindi lang po yung pagbigay ng pera o pagbigay ng pagkain. Hindi doon humihinto yun eh. Hindi niyo po kailangan maging mayaman. Hindi niyo po kailangan maging sikat para makatulong ka, para makita ng ibang tao na tumutulong ka. Yeah, may concept siya. Sa pamamagitan din ng Facebook, nabuo at lumaki ang grupong Photography with a Difference. I'm John Chua. I started the Photography with a Difference. Layunin ng PWD na matulungan ang mga batang may iba't ibang mga karamdaman. When I learned about Facebook way back in 2010, things starts moving kasi everybody in the Facebook. At dahil dito, matagumpay nilang naisasagawa ang iba't ibang mga proyekto para sa mga bata. Ang mga batang ito nakalipad na sa himpapawid. Nabaybay na ang karagatan. At maging ang mga batang hindi nakakakita, natutunan ng mag-photography. They gave an opportunity to the children to experience something that they have never imagined that they will be able to do in their lives. Hello, ako si Kian Cipriano ng Kala Lili at ako ay isang psoriasis Philippines advocate. Noong nakaraang taon, nagsimula ang advocacy ni Kian na makatulong sa mga may psoriasis, isang sakit sa balat. Sa pamamagitan ng kanyang Twitter account, ipinapalaganap ni Kian ang mga programa ng Psoriasis Philippines o SORPhil, isang grupong tumutulong sa mga may ganitong karamdaman. Isa rin ang Kala Lili sa mga bandang nakiisa sa Concert for a Cause para sa SORPhil noong nakaraang taon. Walang ibang mas masarap pa na pakiramdam na tawagin ka na hero. Na I never expected in my whole life na magiging hero ako. Hero ako nung bata ako, gusto kong maging hero eh. Sabi nga nila, simbilis na ng kidlat ang pag-usad ng teknolohiya. Madali nang makipag-ugnayan sa saan mang sulok ng mundo. Nakatutuwang isipin na maging ang pagtulong sa kapwa, mabilis na rin nagagawa at magdudulot ng mabubuting resulta. Salamat sa mga online Good Samaritan gaya ng ating mga nakilala.